Sa video na to, pag-aaralan natin ang off-page SEO. At ano ba ang mga basics nito? Ano nga bang off-page SEO? Kung napanood nyo na yung video natin sa on-page SEO, makikita natin doon na nakokontrol natin ang pag-optimize ng SEO gamit ang mga plugins at tools sa loob ng website o app natin. Tandaan natin na ang goal ng SEO ay pataasin ang ranking ng content natin para mas marami ang mga tao na mag-visit dito. Magagawa din natin to sa labas ng website natin o app. Tinatawag din itong off-site SEO dahil sa labas tayo ng website o app na go-optimize. Maraming factors tayong kinoconsider gaya ng popularity, relevance, trustworthiness, at authority. Basically, ito na yung pagpopromote ng content mo. Backlinks. Kung updated kayo sa series natin, in-explain ko doon yung backlinks. Yung backlinks na papunta sa content mo. Kasama yan sa off-page SEO dahil parte yan ng promotion. Ngayon, iisa-isahin natin ang mga foundational topics at strategies tungkol sa off-page SEO. Private blog networks and link building. Unang-una itong private blog networks o PBN. Kung nag-aral na kayo ng SEO dati, malamang narinig nyo na yan. Ang PBN o private blog network ay binubuo ng maraming website na mayroong magkakakonektang mga links. Term din yan ng mga marketers kaya pag narinig nyo yung PBN, alam nyo na kung ano ibig sabihin nun. Ang ginagawa sa strategy na to, gumagawa sila ng website network, kadalasan gumagawa sila ng mga dummy websites. Mga websites na pinaparank din nila. Maraming websites. Tapos yung mga article na yun, pinagkoconnect-connecta nila yung mga links. So, bakit nila ginagawa to? Kasi sa Google algorithm, kapag mas maraming backlinks ang website, mas pogi ang tingin sa'yo ni Google. Mas malakas ang online presence mo, kumbaga. Itataas ka agad sa search result. Kung makikita nyo, matrabaho gawin yan dahil isi-setup mo lahat ng websites at ipaparank mo silang lahat para magkaroon ng backlinks sa isa't isa. Social media. Isang strategy din ng link building ang social media. Okay, isa pang nakakataas na authority sa paningin ng Google ay ang social media. Bawat isang post o content sa social media, isang backlink. Backlink na malakas. Dahil ang Facebook, halimbawa ay isang authority site. Mataas na kaagad ang tingin ng mga search engines sa social media. Kaya kapag ka nag-viral ang post mo at umabot ng 1 million shares, ang ibig sabihin nun, may 1 million backlinks ka na agad galing sa Facebook. Automatic, nasa number 1 ka na agad ng search results nun. Tama po, bawat isang share, isang backlink kahit sa ang social media platform pa yan. Advertisements and word of mouth. Pag-usapan naman natin ng ads. Isa sa mga elements ng off-page SEO ay ang ads o advertisements. Di mawawala yan. Merong Google AdSense na pwede mong bilhin ang spot mo sa taas ng search engines. Kung meron kang budget, magagawa mo yon. Meron din namang word of mouth. Ang ibig sabihin niyan, sa sobrang popular ng article mo o content mo, pinag-uusapan na siya ng mga tao at nare-recommend na sila sa iba. Kumbaga, kusa na nagpo-promote yung content mo organically. Yun yung ibig sabihin ng word of mouth. Kaya sinasabi nila na content is king dahil kung hindi quality ang content mo, malamang hindi gagana sa SEO effectively. Authority. Ang algorithm ng mga search engine ang magsasabi kung may authority ang site mo. Kapag may authority ang site mo, mataas ka na agad sa patingin ni Google. Dahil kapag meron kang authority, ikaw na ang pinagtatanungan sa niche mo. Ikaw na ang pinaka-teacher o pinaka-boss sa napili mong niche kapag mataas ang authority mo online. May mga criteria ang authority gaya ng paramihan ng backlinks kapag maraming naglilink papunta sa site mo. Isang sign yon ng authority. Kapag matagal na ang domain mo o website mo, authority yon sa paningin ng Google. Meron din mga tools na nagkukumpara at nagme-measure ng domain authority ng website mo. Kapag mas mataas ang domain authority, mas mataas ang slot mo sa search. Para malaman nyo yung domain authority o kung gano'ng kalakas yung authority ng website nyo, pwede kayong pumunta dito sa ehrefs.com. Ito sa website na to. Meron silang website authority checker o domain authority checker from a scale of 1 to 100. Yung bigat ng points ng authority, yun din yung points na pwede kang i-rank sa Google. Yung backlinks nun, pwedeng pataasin yung slot niya sa Google. Okay. So, halimbawa, dito sa domain authority checker, i-check natin yung facebook.com. Click natin tong I'm not a robot. Okay, ito na yung domain authority ng Facebook. Kung makikita nyo, yung domain rating niya, 100 over 100. Naglilink sa Facebook na mga website ay 36,628,243. At
Yung backlinks niya, ayan, sobrang dami. So, yung Facebook, sobrang lakas ng authority niya. Kaya kapag ka nag-share ka sa Facebook at na-share ng na-share yung mga pinopost mo doon, kapag sinearch nila sa Google yon, lalabas at lalabas agad yon. Kasi yung mga social media gaya ng Instagram, Facebook, YouTube, kapag ka na-share yan, kahit anong social media platform, malalakas sa domain authority. So, Facebook yon. Pero, paano yung normal, mga normal na website lang? Kumari, ito, petco.com. Nahanap ko lang tong website na to. So, check natin yung domain authority niya. Lagay natin siya dyan sa checker, tapos check natin yung website authority. Ang domain rating lang niya ay 80 over 100. Pero malakas din yung naglilinking website sa kanya. 17,000 din yung naglilink na website sa kanya. At yung backlinks niya ay 2 million. Ganyan mo mamemeasure kung gano'n na kalakas yung website mo, ilan yung backlinks, ilan yung mga na-share. So, yun yung tutorial natin sa domain authority. Okay, hanggang dyan na po muna tayo sa off-page SEO. Kung may napulot ka sa video na to, like mo naman yung video at abangan mo ang next video natin. Salamat po.